guys, bakit ganon? Hi! Naririnig niyo ba ako? Hi! Yan, okay na ba guys? Yeah! Okay! Hi guys! Ano ba yan? Gumaalog-alog na naman. Let's do my favorites for the month of May. Okay, let me start with my new setup. This is the best setup na nagawa ko sa buong buhay ko. Oh my gosh, sobrang tonto ako dito sa aking table. This is the mom table from Miss Bella. Ang difference na with the mom table, and I know I have said this already sa aking live broadcast sa Facebook kasi pinakita ko na yan. Kanina lang actually, nag-live broadcast ako sa Facebook. So, ang difference niya is this one, talagang ma-open siya ng buo. There. Yan. Yan talaga yung nagpakumpleto ng background ko. I really love it. Kasama to, yung salamin niya, kasama sa table na to. And kung mapapansin nyo, it's higher than the usual tables, which is perfect. Kapag nagfi-film kasi ako, dati kong setup, kung mapapansin nyo yung table ko mababa. So, ang problema ko doon, sabi ko, bakit pag nagfi-film ako, hindi nakikita yung ibabaw ng table ko? Parang natatakpan ng katawan ko. So, yan. Finally, I got this. Again, it's from Miss Bella. I love it. I really love it. Kaya nga siya ang number one dito sa aking favorites. Hindi siya ganun kalapad. So, sakto lang siya. Okay siya para sa aking space here. Mas mataas siya. Kaya hindi ko siya pwedeng gamitin as... Although, pwede ko siyang gamitin as table. But I need a higher chair. So, hindi yung ordinaryong monoblock na ginagamit ko ngayon. Yan, monoblock. Another one na favorite ko talaga, guys. Itong aking ring light. Itong ring light ko, sobrang... Oh my gosh, isa rin... Ewan ko kung mapapansin niya. Yes, I'm using a ring light. Oh my gosh! I think kompleto na yung setup ko. And, I finally made it work. Yung lighting ko, ito na lang yung gagamitin ko para consistent na yung lighting. Kung mapapansin nyo, medyo malinis na yung audio ko ngayon kasi meron na rin akong mic. So, I think kompleto na yung aking setup. So, kung gusto nyo, if you want me to do a separate video na aking filming setup, let me know. And I will do one for you para sa mga gustong magsimula mag-YouTube, gustong mag-invest sa kanilang mga... equipment para sa kanilang pag-film ng YouTube videos para okay na okay. Anyway, i-share ko lang sa inyo kung ano yung, kung saan ako nagsimula and kung ano yung setup na sa ngayon. So, after 3 years, I'm so happy nakapag-invest na ako sa ganitong setup. And, alright! So, let's move on na sa favorites, sa beauty favorites. Alright, first favorite is yung sa foundation. I've been using itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless, but hindi ko siya ginagamit nang siya lang. In combination with this L'Oreal Infallible Pro Matte, and ang shade ko pala dito is warm nude, if I'm not mistaken. Yeah, warm nude. And then dito naman sa Infallible, ang shade ko is... anong shade ko dito? Ang shade ko dito is Natural Buff. Yan, pinagmimix ko tong dalawa. And the reason behind kung bakit ko siya pinagmimix is merong nag-comment sa video na maganda daw silang pagsamahin. So, tinry ko. So, why not? Sabi ko, try ko nga. And ang ganda nga guys, kasi nga ang problema ko dito, parang kulang siya ng pagkamat. Napapansin ko parang hindi ganun ka galing yung oil control niya. And according sa aking top 8 favorite or top 8 foundations for oily skin, di ba? Ito yung number 1 ko. Ito okay na okay talaga siya para sa oily skin kasi maganda yung oil control niya. So, ang ginawa ko dahil ito, gustong-gusto ko yung finish niya. May dewiness pa siyang nagaganap sa cheeks eh. Yun ang gusto ko. Ito naman super matte. Yun nga, maganda yung oil control niya. So, pag pinagsama, pak! Okay na okay silang dalawa. Talagang, yeah. Tapos, ang ginagamit ko pala pag-apply sa kanya is itong aking sponge. And I prefer using sponge pag ganitong foundation, itong dalawa. Mas okay, mas, parang mas nadidiin niya eh. Mas dumidikit yung foundation sa face ko. Mas kapit yung foundation sa aking face. That's why, ayan,
these two. Itong dalawang to, I got that from Bebang Online Store. So, guys, if you need reference sa prices nitong mga products na babanggitin ko ngayon, lahat ilalagay ko sa description box. Pati pala yung ring light ko, nakalimutan ko sabihin, yung ring light ko, it's from Kikai Style. So, ito naman from Miss Bella. So, lahat ng links and the prices, ilalagay ko sa description box. By the way, isingit ko na rin ngayon kasi bala ko sana gawin sa ibang video. Pero, yeah, sasabihin ko na lang ulit sa next video. If you want to order your ring light, I have a 1,000 peso discount. Less 1,000 pesos kung order kayo ng ring light sa Kikai Style. So, malaking pera yun, guys, 1,000 pesos. So, if you want to order, check out Kikai Style Facebook page. Ilalagay ko yung link sa description box. Alright, so let's move on sa aking favorite na pang set is yung RCMA. Okay, alam niyo dapat kasama to sa last month, April favorites ko. Dapat kasama to. Yun nga lang, hindi ko siya naisingit. Actually, masyado na kasing mahaba yung video. Alam niyo naman ako, pag naggumawa ako ng video, isang oras, and ayoko namang i-bore kayo sa napakaraming products, napakaraming ek-ekan. Kaya, ayan. Ngayon ko siya sinama, and hindi ko siya ginagamit na... Ang weird nga eh, kasi sabi ko favorite na setting powder. Hindi ko siya actually ginagamit na pang set sa buong face ko. Only sa part na nilalagyan ko ng concealer. For example, dito sa under eye area and dito sa nose. Dun lang. Hindi ko siya nilalagay dito kasi it has poor oil control. Wala talaga siyang maitutulong sa oily skin. Actually, parang pansin ko nga mas lalo nagiging oily yung skin ko pag yan yung gamit ko. And, parang ang puti niya. Sabi nga no color eh, pero pag yan talaga yung ginagamit ko, although maganda yung finish sa face, parang, alam niyo yun, parang ang puti-puti niyang tingnan. Hindi ko alam kung bakit ganun na sobrang puti niya is... considering it's a no-color powder, pero ito yung ginagamit kong pang set ng concealer and it works really well, lalo na pang bake. It's really, really, really good. Next, what? Wait lang. Blot muna tayo, pare. Kasi ma-oily na ako. Sorry, ganyan talaga ang buhay sa Pilipinas. Hindi pwedeng hindi naka-aircon. Mainit. Next is what I'm wearing on my lips. Is yung Pink Sugar Sugar Tint. Queen B. I think that was the first time na sinuot ko siya, yung Creator Camp. And ang daming nagtanong sa akin kung ano yung gamit ko sa lips. It's perfect for everyday. Hindi siya ganun ka-bold, saktong-sakto lang. It's red, pero parang siyang muted na red. Yung pagkaka-matte niya, it's... Mwah. Wala namang bago sa formulation, the same pa rin. Pang matagalan pa rin. Para sa merong dry lips, I suggest mag-exfoliate muna kayo kasi pwede... Maari niyang, maari! Wow! Tagalog na Tagalog. Pwede niyong ma-emphasize yung dryness sa lips. It's 349 pesos. So, yeah. Another one from Pink Sugar is yung eyebrow gel. It's what I'm using right now. Ang bilis ng application. If you've seen my first impression, is it first impression review? I think review lang siya. Kung nakita niyo yung review ko nito, mapapansin niyo, napakabilis ng application ko. Kasi naka-fast forward, pero... Kanina pala, doon sa live broadcast, ginawa ko yung kilay ko. So, doon pala makikita niya na bilis yung application nito. And, yun nga lang ang problema ko sa kanya. Pwede siyang gamitin as is. As is talaga. Although, it's an eyebrow gel. Para siyang eyebrow mascara. Kasi ganito itsura niya. Ayan o. So, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng brush. And then, saka ko siya isuspread. Kasi hindi naman ganun ka-sparse yung aking kilay. After that, nag-a-apply ako ng eyebrow powder. Nature Essentials Eyebrow Powder. Paint and Shape Eyebrow Powder. Choco and Caramel. Ang suot ko ngayon is Choco. Meron siyang kasamang brush. Diba? Oh. Ayan. Kasi ang problema ko dun sa Pink Sugar na eyebrow gel, nagsushine dito sa taas. Nilalagyan ko ng powder para mag-mattify siya. Sobrang pigmented niya at hindi siya kaagad-agad natatanggal, guys. If you're looking for an eyebrow powder na magtatagal talaga, lalo na sa oily at pawisin, okay to. I hope you don't mind, ha? Lumipat ako ng pwesto kasi... si Drew ay gustong sumali sa akin. Hey, come here! Ano ba sinasabi ko kanina? Happy Skin, nag-glisten up, contour, cheek stick. Alam niyo before, nag-iisip ako, sabi ko, parang gusto kong mag-contour. Kaso parang ang hirap, pag kunwari, syempre, ordinaryong tao ka lang, tapos lalabas ka. Hindi ba masyadong obvious kapag naka-contour ka? Yeah, yun ang lagi kong tinatanong dati. Hindi ba masyadong obvious? Pero alam niyo, eto... very natural. Parang natural yung pagkaka-contour na aking face. Maraming nagsasabi sa akin na parang pumayat daw ako, pero
feeling ko may naitulong din tong contour stick, cheek stick na to eh. Kaya nagmukha akong payat, slim ng konti. Very natural yung itsura niya, guys. Yan, pag binlend siyang ganyan, yan o, yan, ayan siya. Siguro depende sa skin tone, ha? Pero sa akin, sa skin tone ko, it looks really good. It looks naturally contoured tuloy yung aking face. And hindi siya malagkit. Okay na okay siya sa skin. Wala siyang naidadagdag sa legit factor and sa oil production. Kaya, really good. I got this ng set. Pero pwede nyo siyang bilhin ng isa-isa lang yata. So, if I'm not mistaken, 699 pesos, super good. And tumatagal siya the whole day. Kasi nabanggit ko rin kanina, sabi ko mag-update na rin ako sa monthly favorites. Maraming nakakapansin na kumakapal na daw yung kilay ko. Well, totoo guys, kumakapal na yung aking kilay. Sa wakas, nahanap ko na yung serum na okay para sa akin. This is it. Pansit. Yung measurable difference na lash and brow amplifying serum. This, oh my gosh. Ang ayaw ko lang dito is yung applicator niya kasi brush. Sana ginawa nilang mascara. Mas okay yun. Or spoolie. Spoolie ba tawag doon? Madali sanang i-apply sa lashes, sa kilay. Sa kilay, walang problema sa akin kasi brush naman siya. Kahit ganyan-ganyanin ko, okay lang. Yung sa kila, ay sa lashes, mas mahirap. Especially dito sa part na to, natutusok ko yung eyes ko kasi brush siya. So, ang ginagawa ko, inoclose ko yung eyes ko, ganyan. Tapos, ni-spread kong ganun. Regarding kung saan siya available, ilalagay ko yung link ng Measurable Difference, Instagram, Facebook. Ito kasi sinend talaga sa akin nila ito para masubukan. Oh my gosh! This is my second time na maisama siya sa favorites. Ganun ko siya ka-favorite. After kong maligo, yeah, aray. Yeah, masyado bang curled? Pagkatapos kong maligo, talagang ina-apply ko siya religiously. My favorite cleansing wipes or cotton facial sheets pala pangalan mo. Cleansing wipes ang tawag ko sa'yo eh. Siya yung pinakamagandang pantanggal ng makeup. Mapa-liquid lipstick man yan. Mapa-waterproof mascara, waterproof eyeliner. This one is the best. Ang problema ko lang sa kanya is, mahal. 315 nabili ko sa personal care exchange. Nagulat nga ako eh. Akala ko wala pang 100 pesos kasi 44 pieces lang siya. Okay na okay siya. Lalo na ako kasi gumagawa ko ng swatches, diba? Yun ang pinakamahirap na part para sa akin, yung paggawa ng swatches kasi nakakabugbog ng labi. Lalo na liquid lipstick, yung mga transfer proof. Pag gumagamit ako nito, hindi ko na kailangan pa masyadong i-wipe. So, parang ginaganon ko lang siya sa lips. Maya-maya, konting punas lang, tanggal kagad. Ang bilis niya makatanggal, kaya sobrang, I don't mind paying 315 pesos. Basta gawin niya yung trabaho niya, kaya okay na okay sa akin to. Yung Human Nature Rose Dew Mist. Oh my gosh! Hindi ako mahilig sa lotion. Alam niyo naman yun. Ayoko ng sticky feeling, lalo na paglalabas. Lalo na ngayon, mainit. Nung sinubukan ko siya, yung legs ko. Doon sa vlog nung pumunta ako sa L'Oreal La Palette Nude Launch. My goodness, yung legs ko parang it's shining, shimmering. Sabi ko, legs ko ba yun? Tuhod ko ba yun? Oh my gosh. Parang iba. Woo! Parang nag-highlight yung aking tuhod. So, parang nagpunas ka lang ng tubig. Thumbs up for this. Amoy rose. Hindi talaga ako fan ng rose scent. I don't know. So, yun. Sa akin, okay lang din naman. Wala namang problema doon. Yung takip, nahulog eh. Hindi ko maabot. Kasama to sa favorites ko, this is the Black Water Gold for Women. Alam nyo ba, nung kinontak ako ng Black, it was sent by Black Water. Sa lahat ng sinad nila, ito talaga yung nag-stand out. Ito talaga yung gustong, gusto ko yung amoy, as in super amoy mamahaling pabango. Alam niyo yung mga galing sa abroad? Yung mga ganong amoy? Alam niyo yun? Kung meron kayong mga kamag-anak na galing sa abroad, yung pagbukas, parang pagpasok nyo sa kwarto ng bagong uwi galing sa abroad, alam nyo yung balikbayan siya kasi yung amoy ng kwarto, amoy aeroplano. Alam nyo yun? Ganon yung amoy niya. And sorry, parang OA ko yata mag-explain. Nagustuhan ko rin sa kanya is maliit lang siya, mapayat siya, so it's travel friendly, kahit babasagin, okay lang. Sunblock. Ang daming nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong sunblock. Cetaphil Daylong SPF 50+. Okay to in combination with any foundation, any, talagang in-emphasize ko, any foundation, mapa-cream man yan, liquid, or yung cushion,
BB cushion, okay din siya. BB cream, I don't know. Kasi alam niyo naman ako, hindi ako masyadong gumagamit ng BB cream. More on foundation. Foundation girl kasi talaga ako. Malagkit siya sa simula. Malagkit siya sa simula, pero nagsaset din naman siya. Cetaphil Daylong SPF 50+, UVB, UVA, PA++++, very high protection. Solar protection for sensitive to oily skin. Kahit na sponsored yung video ko ng Cetaphil last time, so even if it's sponsored, I believe in the products and talagang ginagamit ko sila. Kaya I'm very confident na sabihin sa inyo na it's good. Aminado ko pag nasa bahay, minsan, sabi ko everyday ako mag-sunscreen, minsan nakakalimutan ko, pero pag aalis ako, never kong nakalimutang mag-sunscreen. It's a must-have. Okay, last but not the least is yung Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. I know, before kayong mag-react, I did 3 videos with Palmolive. You can rest assured, guys, na kahit naman na gumawa ko ng sponsored videos, 100% talagang naniniwala ako sa produkto and talagang ginagamit ko. Talagang tinetest out ko siya if it's really good. Bago ako tumanggap talaga ng sponsored videos, talagang sinusubukan ko yung produkto. Kaya gusto kong malaman kung talagang effective ba to. Mamaya ikasira lang ng pangalan ko. Diba? Ganun naman talaga dapat. Kaya yun lang. Shinare ko lang, guys. Gusto kong malaman nyo na I'm transparent when it comes to my product reviews. Talagang sinasabi ko lahat, mapamaganda man or mapahindi. If I accepted sponsored videos, there's nothing wrong with that. But rest assured na talagang ginagamit ko yung produkto. Like the Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo, ito ginagamit ko every single day. Alam niyo kung bakit? Number one para sa akin is yung scent, yung smell niya. Alam niyo, tumatagal siyang 2 araw sa aking buhok. Mabaho yung anit ko. Talaga. Ang grapal ng pagkakasabi ko na. Alam niyo yun, kinabukasan, parang yun na yung nagiging sign na, uy, maligo ka na, kasi naaamoy ko yung anit ko, parang baho na, lalo na pagpawisin ka, diba? Parang, iba yung amoy ng anit. Etong Palmolive, kahit kinabukasan, hindi ko naaamoy na ganun ka smelly yung anit ko. Pinaganda ko pa eh. Ganun ka baho yung anit ko. This is my favorite shampoo. Pangatlong bote ko na to, guys. Pangatlo. I think that will be all. Isasama ko sana yung unfavorites ko, pero I think I will do a separate video na lang kasi medyo marami-rami na rin siya. So, that's it, guys. Maraming salamat sa panonood. Alam kong mahabang-mahaba na naman tong video na ito. Thanks for watching. See you again on my next one. Bye! Ayan na, Ju! It's your time to shine! Bye, guys!